Wala talagang tinira, no? Kahit isa. Wala lang kahit tinira. So, matutuwa ka kasi sabihin mo, ay, ang ganda ng design kasi may pag-ganun-ganun, no? Hindi mo alam, eh, kinakain na pala yan ng mga panahon. Yan yung paglaki ng kanilang mga dahon. Sayang naman kung kakainin, ano? 8 liters lang, mas maliit, ano? So, yan. 8 litro po yung laman nito. Yan. At, gagamitin natin ngayon itong araw na ito. Tapos, itong ating bagong... Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, puntahan natin yung aking mga halaman, ano? Kasi napansin ko kanina sa paglilibot ko, mayroong mga nangangain, ano? Eh, pag ganyan, minsan gabi pa yan pag hinihanap-hanap ko, no? Pero hindi ko makita-kita, no? Yung mga umaatake. Pero ngayong araw na ito, puntahan natin kasi balak kong, gawa na ng action yan, ano? Ano nga ba gagawin natin kapag nakakita tayo ng mga halaman natin na kinakain-kain yung dahon, ano? At kailangan na siguro nating mag-spray ng insecticide, ano? So, puntahan muna natin yung halaman natin. Pakita ko sa inyo yung mga itsura, no? Tapos, mamaya, mag-spray tayo pagkatapos nating makita, okay? Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po! And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga po puntahan natin yung ating mga halaman at pakita ko po sa inyo yung itsura, no? Nung mga sinasabi ko po na kinakain yung mga dahon, ano? Meron po akong ilan ditong mga halaman na nadidismaya ako dahil nakita ko na talagang mahaba na sila tapos kinain pa, no? Inunahan talaga ako. Ang tawag ko yung mga nangunguna talaga yung mga insekto na yan, ano? Puntahan natin yung ating plants, then pakita ko sa inyo. So, ayan, tingnan nyo to, no? Yan yung mga ilan lang sa ating mga singgon. Ayan, okay kayo. Maganda na yung mga dahon nila. Minsan nagugulat ako, ano ba to? Design ba to? O talagang kain? Minsan kasi, before, kapag hindi mo kilala yung halaman, ano, matutuwa ka kasi sabihin mo, ay, ang ganda ng design kasi may pag-ganun-ganun. Hindi mo alam, eh, kinakain na pala yan ng mga... insekto, ano ba yung mga kumakain dyan? Caterpillar, ano? Yan yung kadalasan. Spider mites, ano mga kumakain dyan pang iba-iba. Yung mga parang may cutter-cutter dun sa kanyang mga ngipin, ano? At iba pang mga insekto. Tingnan pa natin, ano? O, kita nyo. Madalas sa akin, itong mga singgonium, eh. Yan, so, ang papangit ng dahon, ano? At pag pumangit na yung dahon yan, syempre, nakakawalan ka na. Ang lash-lash nung halaman mo. Tapos, sira-sira yung mga dahon, ano? Tingnan pa natin yung iba kong halaman. O, itong aking Melanocrysum. Kita nyo naman, no? Wala na yung pinakataas. Pero, at least meron siyang sumusuloy-suloy dyan, ano? O, wala na. Tapos, meron pa akong mga iba dito na kinakain, ano? Punta natin. Ayan, kita nyo. Ito naman parang may mga sunog-sunog ng konti. Hindi ko alam kung part din yan, ano. Pero, makita nyo yung iba nating halaman. Talaga, ito. Tulad nito. Pinapak. Walang tinira, kundi mga ting-ting na lang. Ayan. Parang mga, o kita nyo, haba-haba na niya. Tapos, makita mo, walang mga dahon, ano. So, ayan, may mga sira-sira yung mga dahon. Madalas nating makita. And, ito naman, dilawin. Actually, baka naman ito fungus, ano. Unahin muna natin yung mga insekto kasi yan yung karaniwan talaga na umaatake pag ganitong mga panahon, ano, yung mga insekto at syempre mga fungus, no. Ilan lang yan, ano, kaya dapat tayo mag-spray. Meron na ako isa dito. Yan, pakita ko sa inyo. Yung dito ko na yung kung matatandaan nyo yung inakyat natin na Monstera dubia, di ba? Ang haba na nito. Yan, oh, kita nyo, humaba na siya. Ay, ang haba na pala, oh. So, eto kasi, nawala rin yung mga dahon, oh. Oh, pinapak. Wala talagang tinira, no? Kahit isa. Wala kahit tinira. So, ganda-ganda ng mga dahon yan, kakaiba. And, tinitingnan ko pa ko ano yung mangyayari doon sa dahon niya. Hanggang sa, yan. Wow! Grabe pala itong ating, naku, papakita ko sa inyo yung naging itsura, no? Nung ating, dubia. Oh, nako, meron ako sa inyong bibigyan ng update sa susunod. Pero for the meantime, ito muna, no. Kasi meron akong na-discover ngayon lang dito sa ating pagtingin ng mga
halaman natin na kinakain, ano, itong dubya natin. Sa susunod na video, abangan nyo po iyan. Meron akong updates. Malamang matutuwa kayo sa aking updates na yan. So, puntaan pa natin yung iba nating mga halaman, ano, na talagang kinakain yung kanilang mga dahon at pumapangit. So, dito rin sa area na to, eto, napakagaganda ng mga kaledyum natin dito, no? At ngayong mga ganitong panahon, yan yung paglaki ng kanilang mga dahon. Sayang naman kung kakainin, ano? Kasi, madalas, minsan, meron ako nakikita dito, talagang busog na busog yung ating mga, ayan, katin, look, pumapangit yung dahon, ano? Talagang tinitira-tira yung mga dahon natin dyan. And, yan, para maiwasan yan, o, kita nyo, yan, kita nyo, mga kinakagat-kagat nila yung mga dahon ng ating mga kaledyum. Even dito sa Homa Lumena ko, putahan natin, ano, makikita nyo na dito, ayan, may mga kagat-kagat din dyan. Buti nga ngayon, naging maayos na, pero before, pinakita ko yan, nakita nyo, may mga kain na gusto talaga nila yung mga green na green, ano. Yan yung paboritong-paborito nilang kainin, ano. Kayo ba, meron kayong mga halaman? Ano yung mga paboritong papakin ng mga insekto sa inyong mga halaman, ano, na nakikita nyo? No, i-comment nyo lang po dyan, ano, kasi tingnan nyo ako, itong Homa Lumena ko rin, no. Ayan, oh, kita nyo. Ay, eto, oh, look. Dami. So, ayan, meron din siyang mga, ayan. Parang yan, puti-puti. So, possible na mga spider mites nga, mga aphids, yan, mga insekto na talagang kumakain doon sa ating mga halaman, ano. And, ang gagawin natin ngayon is mag-spray tayo, no. Pakita ko sa inyo. Minabili kasi kung magandang sprayer. Yan, spray natin yan. Tapos, gagamit tayo ngayon ng iba naman kasi before 7 yung ginagamit natin, gagamit tayo ng Simbus o Simbus, no? Yun yung ating gagamiting insecticide. So punta na tayo doon at i-prepare na yung gagamitin natin. So ayan, ngayon nga ang gagawin natin is mag-spray tayo. Magagamit ko nito, actually ginamit na pala to ni Tatay Gaso nung nakaraan. Pina-sprayan ko yung sa munisipyo yung insecticide, yung ating vertical garden doon, pero ngayon gagamitin ko na. So, maganda to. Parang 1,200 ata yung presyo nito, no? Mura lang siya. 1,400. Parang gano'n. Nasa 1,000 plus. Tapos ito, 16 liters po yung ating dapat na timpla. Pero this one is 8 liters lang. Mas maliit, ano? So, yan. 8 litro po yung laman nito. Yan. At gagamitin natin ngayon tong araw na ito. Tapos, itong ating bagong ayan, ngayon ko palang papakita. Actually, gumagamit na ako nito pero hindi ko pinapakita, no. Ang kadalasan yung nakikita na ginagamit ko is yung Sevin. Yan yung madalas natin gamitin. Pero now, itong Simbus naman yung itatry natin. Pero bago yan, kailangan na protektado kayo pag gagamit kayo nito, no. So, magsuot po kayo ng ano kasi medyo irritable for magiging lason, no, kapag naman dumikit yan sa inyong mga katawan, baka magkaroon kayo ng problema. So, chemical yan, eh, diba? So, magsuot kayo ng long sleeve, tapos syempre, kailangan yung magsuot ng gloves, and magsuot tayo ng gloves na to para protection na rin po, ano, dapat maging maingat tayo, no. And ayan, suot natin yan, ating gloves, yan. And ako, minsan hindi ako maingat sa ganito, no. Lalo na yung mga powder-powder lang, tsaka yung mga ilan, pag mabilisang timplahan lang, hindi ako naglalagay, no. Pero, for safety purposes po, maggamit po kayo nito, no. Para kasi mga chemicals, ano, lalo na delikado yan sa mga bata rin, ano. Tapos yung mga chemical nyo po, huwag nyong ilagay kung saan-saan, ano. Ingat na rin po kasi may mga malilikot na bata, hindi pa nila alam yung tungkol dyan, baka mamaya abot-abotin nila tapos akalain pagkain, ano. Even sa mga hayop din, ano, delikado rin kasi. So suot na natin tong ating gloves and ayan. Tapos magpiprepare na tayo nito, no, yung ating Simbus. Actually ito po ang timpla nito, 16 liters 1 to 4 kutsara. 1 to 4 na kutsara, no. Meron naman tong instruction dito, no.
pwede niyong sundin yan. Depende dun sa crops. Kasi ito kadalasan ginagamit sa mga gulay, sa mga crops, sa corn, sa mangga, yan. Pero ako ginagamit ko ito minsan sa succulents tsaka sa houseplants, ano. And ito nga, maganda to kasi kung halimbawa medyo malalaan na at hindi mo makita talaga yung mga insekto, no? Ito na yung gamitin mo, no? Kasi minsan yung iba nating ginagamit na organic na tinitimpla natin para sa insecticide, minsan hindi gumagana, no? So, ito na yung gamitin nyo. And ang gagawin natin ngayon is magtitimpla na tayo. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, gawa ko dito, itong 8 liters, kasi 2 galon, parang 2 galon yan. Ang ginagamit ko, para hindi na ako gumamit ng kutsara-kutsara, itong isang takip po na ito, yan, ang ginagawa ko, kalahati, no? Kalahati nitong simbus, yun ang nahalo ko dito sa, yan, sa 8 liters, no? So, kung halimbawa, adjust-adjust nyo na lang yan, compute-compute nyo na, bahala na kayo mag-compute. Masakit sa ulo, masakit sa ulo ang computations eh. And, ayan, kayo na lang mag-adjust kung paano yan. Basta ako, yung isa hanggang sa 4 na kutsara nitong simbus, eh, halo dun sa 16 liters na tubig, ano. So, adjust na lang. Katulad nito, mag-adjust tayo. So, ito yung kalahating, yan, takip na yan. Parang, lumalabas na 2 kutsara, gano'n. So, suot muna natin yung ating face mask, ano. Kasi importante rin na naka-face mask tayo para hindi natin malanghap yung kemikal. So, mag-start na tayong magtimpla. So, ito na, mag-start na tayo, no. Ayan, may sukat naman yung tubig dyan. Makikita nyo, hanggang dito yung maximum, no. Yung 8 liters. Pero kung sumobra ng konti, okay lang din. Eh, magbabawas pa tayo. Sobra-sobra yata. Bawasan muna natin. O, ayan, may sukat naman. Nakita nyo dito, yung maximum. Yung 8 liters. O, yun yung karami, no. So, yung 8 liters natin, sabi ko sa inyo kanina, kalahati nito, o. Pwedeng-pwede na yan. So, ganyan. And, ayan yung ating kalahating takip. So, yun yung ilalagay natin. So, ako, yun na yung pinaka-maximum ko. Pero, kung halimbawa, gusto nyo tapangan, pwede pa siguro puno na nito, no? At, yan. Kasi, kung halimbawa masyadong matapang or malalala na yung problema nyo sa mga dahon, no? So, ito, isasarado na natin to. And, ito po, ingat kayo dahil para hindi po maabot ng mga bata, itago nyo sa, yan. Ang gara kasi nung amoy nito talaga, promise. Itong simbus na to, medyo chemical na chemical yung amoy niya, no? Tapos, ang gagawin natin is, yan, tatakip na natin to. Yung ating, yan. So, tatakip lang natin ganyan. And, yan. Pag natakip na natin, yan, ang gagawin natin is, bubombahin na natin yan. Hindi, ano, subukan na natin kung gagana na. Ayan, ako, gumagana na. Kasi ito, pwede nyo i-adjust. Yun ang fisik niya ay, yan, tabuga. So, yan. Pwede nyo i-adjust yan, ano. So, simulan na natin yung pagbobomba ng insecticide sa ating mga halaman. Samahan nyo ako. So, ayan, mag-start na tayo. Unahin natin dito, no. At, dito tayo magsimula. Spray natin yung ating mga halaman dito sa House of Paul. Ayan. Ayan, samahan nyo ako. So, ayan. Simula na tayo mag-spray. And, nakikita nyo. Ayan. Ako kasi, sa hapon ako nag-spray, no. Bakit? Kasi, feeling ko kasi, pag sa umaga, yung mga gamot niya, na naiiwan sa dahon, baka maka-apekto at pumangit yung halaman, ano. Pero kung sa hapon kasi, meron kang pagkakataon para, yan, patuyuin sila sa magdamag, no. So, ngayon, sprayan natin yung ating mga halaman. And, doon pa. Ganyan lang. Pati yung mga, hindi lang dahon, ano. Siguro mga stem din. Sprayan natin. Alam nyo, kapag halimbawa nag-spray kayo ng ganito, ang laki na igaganda ng inyong mga dahon, ano. Talaga matutuwa kayo. Kasi, gaganda yung mga dahon at gaganda yung mga tubo ng halaman. So, ito, itong sana to.
Ayan, dapat spray natin. And ito, marami na itong mapapatay ng mga insekto, no? Talagang sumisira sa inyong mga crops or sa inyong mga house plants, no? Diba? So ayan mga ka-MDP, medyo mahapon na. Ayan, nakatapos na tayo, medyo nakakapagod ano. At ayan, yan lang naman yung aking pag-spray ng insecticide dito sa ating garden, sa aking mga halaman. Kaya minsan naiwasan ko rin yung pagkain ng mga unwanted nating mga visitors dyan ano. So ayan mga ka-MDP, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting! Bye-bye!